work. Actually, not just Ate Max, my entire family talaga. I barely get to see them because I've been so busy with work. Sa mga leading man ni Andy sa Agua Bendita, sino naman kaya ang ka-close niya? O siguro nga, mas close kami ni Jason in the sense na mas madalas kami makapag kwentuhan, pero hindi naman ibig sabihin hindi kami close ni Mateo. Okay din naman kami ni Mateo. It's just I get along with Jason more. Ano naman kaya ang kanyang masasabi sa pahayag ni Mateo Guidicelli na crush nito ang pop star ni si Sara Jeronimo? Idol ko yun si Sara. Hindi ko alam. Ewan ko kung crush niya. Why? Ano, wala ka nang maitatanong pa dun dahil si Sara Jeronimo yun. Ako nga, para maiiyak na ako nung nakilala ko siya. Binuksan din ng Juicy ang issue tungkol sa pagiging boyish ni Andy. Totoo bang tomboy siya? Ay, totoo naman po yan. Parang I think I grew up being a tomboy talaga. I've been engaged in sports ever since I was a kid. I used to be a basketball player, played frisbee, I'm a swimmer, played football, baseball. Lahat ginawa ko eh. Pang kaya sinasabi ng mga tao, tomboy daw. Hindi po ah, girl na girl. Mga ka-freshness, kayo na ang humusga kung girl ba o tigoli rin si Andy. Alam mo, nakakaloka si, ano, si Andy. Parang nagmamadali siya sa interview. Ang mabilis magsalita. Ang mami niya mabagal naman. Ang mami niya ganito. Ano kung kinagat ka na ng aso? Ow, ow, ow. Ayan. Mami, ano nangyari sa'yo? Mami, ano nangyari sa'yo? Anak, diyan ka lang. Kaya ko ito. Ano ba si aso yan? Baseball? Football? I see. Yes. Kausapin mo nga ako. Andy, ano ba ba't ang bilis mo magsalita? Ay, mawala kasi nilakad ako. I'm to si Mateo. Thank you so much for watching. Isa lang ang masasabi ko yes, sa'yo. Si Mateo, dahan-dahan ka lang. Dahil alam mo na. Ganon. Okay. Ano naman nabigla? Okay. Ang dito, ay girl na girl daw si Andy. Yeah. Niya yan. Hindi siya miyembro ng Tivoli Group. At ito sagot ni Mark Hill. At dahil sa sagot ni Mark Hill na yan, maraming salamat sa pagsuporta ni na Albert Sunga, kaibigan nating Norayan, Kenchi and Maki, kaibigan ni Prof. Toti, Hans, Karen Martinez, Sheila Villanueva, Nini and Avic ni Senator Villar, Direct FM Reyes, and Rita Avila, magandang gabi sa inyo. Ay nako talaga, Mama Bing Perez and Elvi Torres, napatunayan ko talaga. Hinahanap ng buong bayan, pati mo binati si Mama Bing Perez at Elvi Torres. Isang barometro na bawat segment, kabisado niyo po. Maraming salamat at magbabalik po agad ang Juicy! Next quiz, Dieter Ocampo. Sasagot sa tunay na isyo ng hiwalayan daw nila, ni Rima Otsuani. Tutok na sa kung saan laging bullseye ang maiinit na chika, Juicy! Welcome back, mga ka-freshness. Inyong Juicing Thursday, Showbiz Feed, go. Galing sa pep.ph, sulat ni Ms. Nerissa Almo. Felix Rocco, tanggap na ang bagong pamilya ng amang si Bembol. Wala naman siyang choice, kundi tanggapin. Dahil ito talaga yung buhay nila, di ba? True. Ang mahalaga, responsibilidad pa rin ni Bembol na tingnan silang mga anak. Yung pamilya nila, di ba? Pero nung una, di ba, parang galit silang natural sa bawat anak yon, di ba? Ayaw nila na may kaagaw, may kahat. Napalita noon, di ba, na parang nagkaroon sila ng gap na mag-ama. Pero good thing, medyo okay na. Alam mo mga pangyayari? Aba, siyempre, kailangan kahit abuntis ka, chismosa ka. Nakaway ka. Bakit mo siya inaano? Bisita natin ito. Alam mo yung mga nangyayari sa mga Rocco? Bakit? Close ka sa kanila? Abay, bakit? Wala kang pakialam. Kaya ano talaga yung nangyayari sa paligid natin? Ay, palakpakan si Ms. Yes. Alam mo, hindi ako nagkakape. Mapapakape ako dito. Teka lang. Gumawa ka ng mga video dahil talaga. Pagkasakot ka mong guy. Next showbiz week, Journal Online, sulat ni Bong De Leon. Juday, na insulto kay Shala. Hindi. Regal Films. To launch John Lapus to stardom after 17 years of showbiz, meron siyang pelikulang gagawin. Launch yung movie niya. At napalitaan ko nga yan, at willing si Uge na isupport si John Lapus. Kasama niya sa Mamarazzi. Pero si John Lapus, ba may star power para mag... Siguro naman, kailangan niyang patunayan. Hindi, I mean, I love John. Isa siyang very close friend of mine. But to be a launching star sa isang movie, you have to have star power. Si John Lapus ba may star power para i-carry? Yun ang aabangan natin, pero may karapatan naman siya na bigyan ng pagkakataon na magbida. Anong words? Shalala! Go! Shalala! Touchstone later. Okay, go! Touchstone later. Kasama ba siya sa movie? Dati siya kasama. Go! Shalala! Go! Okay, batiin po natin ang ating mga kap... Ito talaga si Bo. DJ Durango ba kasama sa movie na yun? Durango! DJ Durango!
Durano ba kasama sa movie niya? At TJ naman daw. TJ Durano. O, bago kasagutin yan, okay. At bago mag-touch tone, okay. Eto pabatiin natin ating mga kapresyon. At wala si Alex, ako. Oh, go! Unahin natin si Chris Waminal. Oh, okay. Princess Catherine Maanot. Okay. Saira Ligayo. Oh. Case Me. Oh, parang Case Me. Lini Balanaa. Pati Abner Kenneth Eugenio. Amor Alba Pilante. Ayril Garganera. Ay, like siya ng like sa post, ha? Diba? Mary Takano and Maris Blanco. Tapos ako, Nay, noong isang gabi, meron akong ka-Facebook. Ano ang pangalan? Pero unahin natin, Lizelle Martinez and Family. Ay, ako, hindi ko alam, Lizelle, thank you. Gabi-gabi! Oo. Tapos, meron taga-Ireland, si Jimmy Almodovar, Ireland. At ito, sabi niya, batiin ko siya taga-Antipolo. Ang pangalan niya po, June Cubeta. Ito na, pag-usapan natin si Mr. Diva Rocampo at si Rima Utswani na bonggang-bongga. Naghiwalay daw. Maraming kinukuha na rason na ang paghiwalay nila, sabi nila si Dieter daw, hindi daw makapagbigay ng commitment sa kasal. Sabi nila si Rima daw, masyado daw pa kay Elamera. Linawin natin ito with Mr. Diva Rocampo. Namisan ako. Siyempre, kung meron akong gustong ipahayag, I'd rather say something na good news, di ba? Or magandang ano, na kailangan kong share sa inyo. Hindi naman bad news, it's just that parang may mga bagay na kumbaga meron kang huwag na muna natin pag-usapan kasi siyempre parang baka hindi nyo rin maintindihan. Kami kasi kami ng dalawa nagkaintindihan. Cool off daw muna ang relasyong Dieter Ocampo at Rima Utswani dahil sa ilang bagay na ayaw pa rin sabihin pa ng aktor. Oh, it's just between the two of us eh. Parang ano, I hope you guys would respect that. Umugong na dati ang balitang magpapakasal ulit siya after Christine Hermosa at nasabi na rin noon ni Diet na si Rima na nga ang babaeng gusto niyang makasama sa habang buhay. Hindi naman nagbabago yan eh. Kumbaga yung mga naging plano ko dati. Doon ako yung mindset ko nandun pa. Hindi pa, wala pang nagbabago doon. Posible kayang ma-inlove sa iba si Diet ngayong malabo na ang relasyon nila ni Rima. Pinapahinga ko muna yung puso ko, parang gano'n. Gano'n na lang natin, medyo marami din pinagdaanan yan eh. Siyempre, ayoko namang magtrabaho na parang nakikita nyo na medyo na-affect yung trabaho ko. Napapagod na rin ba si Diet sa kanyang failed relationships? Hinihingi ng pagkakataon eh. It's not my choice. Pahinga ko muna yung puso ko dahil siyempre, I have to give back talaga eh. Darating, doon din tayo papunta eh. Bigyan muna natin siya ng parang ng pagkakataon para maka-recover sa mga pinagdaan ng mga Tungkol naman sa napapabalitang pagpapakasal ng kanyang ex-girlfriend na si Christine at ng current boyfriend nitong si Oyo Soto. Nakapagbigay na ako ng pahayag dyan eh. Siyempre, masaya ako para sa kanila dahil siyempre,